inyong lahat. Naririto na naman tayong muli para sa panibagong paksa na ating tatalakayin. Ano nga ba ang ating tatalakayin ngayon? Ito ay ang mga pang-abay. Pang-abay na pamanahon, pandunan, at pamaraan. Ano nga ba ang mga pang-abay? Ang mga pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Maraming uri ng mga pang-abay. Pamanahon, pandunan, pamaraan, pananong, panang-ayon, pananggi, kausatibo, panunuran, pangkaukulan, panggaano, benepaktibo. Narito ang iba pang mga uri ng pang-abay. Inklitik, pamitagan, panturing, kondisyonal, pangkaukulan, at pang-agam. Tatlo sa mga ito ang ating tatalakayin. Unahin natin ang mga pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad ng panahon ng pagganap at sumasagot sa tanong na kailan. Kailan naganap ang kilos ng pandiwa sa loob ng pangusap? Gumagamit ito ng mga panandang ng mula, tuwing, pag o kapag, sa, noong, buhat, hanggang, at umpisa. Narito ang mga halimbawa ng pangusap. Unang bilang, tuwing Pasko ay nagkakatipon ang aming buong pamilya. Anong salita ang binigyang turing sa loob ng pangusap? Ito ay ang nagkakatipon. Kailan? Tuwing Pasko. Tuwing Pasko, ito ay ang ating pang-abay na pamanahon. Kapag umuulan, ay masayang naglalaro ang mga bata. Ang binigyang turing dito ay masayang naglalaro. Tuwing kailan nagiging masaya ang kanilang paglalaro? Kapag umuulan. May mga pang-abay na pamanahon na walang pananda. Ito ay ang mga salitang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, at sa makalawa. May mga pang-abay din na pamanahon na nagsasaad naman ng dalas. At ito ay ang mga salitang araw-araw, taon-taon, buwan-buwan, minuto-minuto, at oras-oras. Narito ang halimbawa ng mga pangusap na pamanahon. Unang bilang, mamaya ay mamimigay ng tulong ang mga namumuno ng barangay sa mga nasalanta ng bagyo. Ang binibigyang turing dito ay ang mamimigay. Kailan? Mamaya. Taon-taon ay may libreng bakuna kontra polio ang mga bata sa aming lugar. Tuwing kailan mayroong libreng bakuna? Taon-taon. Ikatlong bilang. Mag-iingat akong lalo ngayon para sa aking kalusugan. Ang ginamit na pang-abay na pamanahon ay ngayon. Ngayon siya lalong mag-iingat. Isunod natin ay ang mga pang-abay na panlunan. Pag sinabing panlunan, ito ay tumutukoy sa lugar o puok na pinangyarihan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan? Saan naganap ang kilos ng pandiwa? Ginagamit ang mga panandang sa na ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pambala na o panghalip. Kay o kina kapag maramihan ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pantangi. Halimbawang mga pangusap. Unang bilang.
sa covered court, gaganapin ang bakuna kontra COVID-19. Saan gaganapin? Sa covered court. Ito ang ating pang-abay na panlunan. Ikalawang bilang, kina Dr. Cruz tayo magtanong ng mga impormasyon hinggil sa iyong karamdaman. Saan pagtatanong? Kina Dr. Cruz, yan ang pang-abay na panlunan. Dumako naman tayo sa pangatlo at ito ay ang mga pang-abay na pamaraan. Ito ay nagsasaad kung paano ginanap ang kilos o pangyayaring isinasaad ng pandiwa. Ginagamit ang panandang ng na at ang idinudugtong na ng at sumasagot sa tanong na paano naganap ang kilos ng pandiwa. Narito ang mga halimbawang pangusap. Una, nagdasal siya ng taimtim para sa kaligtasan ng lahat. Ang binibigyang turing dito ay nagdasal. Paano siya nagdasal? Nang taimtim. Mayroon tayong ginamit na pananda ng taimtim. Yon ang ating pang-abay na pamaraan. Ikalawang bilang, siya ay umalis na malungkot kahapon. Ang binibigyang turing ay ang salitang umalis. Paano siya umalis? Malungkot. Ikatlong halimbawa, masigabong palakpakan ang natanggap ng panghuling kalahok sa paligsahan sa pag-awit. Paano natanggap ang mga palakpak? Masigabo. Ang masigabong palakpakan, ito ang ating pang-abay na pamaraan. Magkakaroon tayo ng maikling pagsasanay. Maghanda kayo ng inyong panulat at papel. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay pang-abay na pamanahon, panlunan o pamaraan. Handa na ba kayo? Unang bilang, sa Malacañang tumitira ang Pangulo ng Pilipinas. Ikalawa, binabasa ni Liza ang mga bagong aralin gabi-gabi. Ikatlong bilang, ang mag-anak ko ay tahimik na namumuhay sa probinsya. Ikaapat na bilang, ang mga apo ni Ginang Sanchez ay magalang na nakikipag-usap sa mga panauhin. At ang panglima, aalis maya-maya ang bus na papuntang Bicol. Sana ay nakuha ninyo ng tama ang lahat ng mga kasagutan. Sa ngayon, ay tatlo munang pang-abay ang ating natalakay. Sa ating susunod na pagkikita, ay pag-uusapan natin ang iba pang mga uri ng pang-abay. Mag-aral ng mabuti hanggang sa muli.